Magandang hapon. Ito pa rin po ang UNTV nationwide coverage sa Bagyong Rolly. Tayo ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Kasama pa rin natin ang ating mga correspondent sa Bicol Region. Calabarzon at Mimaropa. Central Luzon at maging sa Ilocos Region. Sila ang katuwang natin sa pagbibigay ng update sa nararanasang pinakamalakas na bagyo sa bansa ngayong taon. Ang Bicol Region ang pangunahing naapektuhan ng Bagyong Rolly. Maagang naranasan ng mga taga Camarines Sur ang epekto nito. Narito ang live report ni Alan Manansala. Alan, anong oras tumama ang Bagyong Rolly dyan sa Camsur? Kamon ay naramdaman na ang kasagsagan ng Super Typhoon Rolly. Sa lakas ng ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin, halos zero visibility na sa ilang kalsadang dinadaanan. May mga ilang poste ng kuryente at mga punong kahoy rin ang nabuwal at mahigit isang oras lamang ang nakalipas, lalong tumindi ang bagsik ng Bagyong Rolly. Halos tatlong oras naranasan sa Camarines Sur ang pananalasa ng bagyo. Nang bahagyang kumalma ang sitwasyon, dakong alas 11 ng tanghali, tumambad ang pinsalang dulot ng mapaminsalang bagyo. Sa Ocampo, Camarines Sur, nasira ang karamihang mga bahay na yari sa light materials. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways para malinis ang mga nakahambalang na punong kahoy sa kalsada. Bukod sa kawalan ng supply ng kuryente, may ilang lugar na rin tulad sa Partido area ang walang signal ng telco. Maraming salamat, Alan Manansala, live mula sa Camarines Sur. Bumagsak rin ang ilang poste ng kuryente maging ang ilang bahay sa Camarines Norte dahil sa Bagyong Rolly. Kumuha tayo ng update mula kay Brian Baldarahe live. Brian, may napaulat na bang nasawi dyan sa Cam Norte? Natin ang gobernador ng Lalawigan na si Camarines Norte, Governor Edgardo Talyato. At nabanggit niya kanina sa akin, kagabi ay may naiulat na namatay sa bayan ng Paracale. Subalit kinukumpirma ipa ito sa Provincial Hospital ng Lalawigan. At mamaya hihintay natin ang deklarasyon ng PDRRFO kung ito nga ay namatay dahil sa Bagyong Rolly. Bagamat humina na ang pagbugso ng hangin at malakas na ulan dala ng Bagyong Rolly. Naputol ako. Babalikan natin mamaya si Brian Baldarahe mula po dyan sa Camarines Norte. Tinatayang nasa 19 hanggang 31.9 million na mga Pilipino ang posibleng maapektuhan ng Bagyong Rolly ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Samantala, pinatitiyak naman ni Health Secretary Francisco Duque III
sa mga local chief executive na nasusunod ang health protocol sa evacuation centers. Narito ang ulat ni Rosa Licos. Posibleng umabot hanggang 31 milyon at 900,000 mga residente ang maapektuhan ng Bagyong Rolly batay sa pagtaya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ulat ni NDRRMC Executive Director Undersecretary Ricardo Halad kaninang alas 10 ng umaga, higit na sa 96,000 ang bilang ng mga pamilyang inilikas bago manalasa ang bagyo. 12 rehiyon na rin sa bansa ang apektado ni Bagyong Rolly, kabilang na ang Metro Manila, Cagayan Valley, Ilocos, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Cordillera Administrative Region. Based on the current projected track of Super Typhoon Rolly and estimated population of 19.8 million are exposed to the typhoon within the 60 kilometer diameter and 31.9 million within the 120 kilometer diameter. Nakahanda naman ang Philippine National Police na magpatupad ng force evacuation sa mga lugar na lubhang delikado. Nagpaalaala naman si Health Secretary Francisco Duque III sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan tiyaking na ipatutupad ang minimum health standards sa mga evacuation center. Pinayuhan din ng kalihim ang mga ito na magtalaga ng safety officers sa mga evacuation center. Kung kaya po natin ay limitahan ang mga tao sa mga evacuation centers at kung talaga hindi naman maiwasan dahil walang ibang facility na pagdadalahan ay magdoblingat po tayo at makinig sa ating mga safety officers. Samantala, bagamat nasa Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte, nakatutok ito sa sitwasyon sa mga lugar na apektado ng bagyo. Ipinag-utos na rin ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na gawin ang lahat ng paraan upang matulungan at masagip ang mga kababayan sa pananalasa ng Bagyong Rolly. Ang presidente po nag-utos na magkaroon ng ganitong pagpupulong dito sa NDRMMC para masigurado na lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo ay mabigay sa lalong mabilis na panahon. Inaasahang magsasagawa ng public address ang Pangulo kaugnay ng bagyo, subalit wala pang takdang araw at oras kung kailan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatupad na ng forced evacuation ang Quezon City government sa mga piling lugar na madaling bahain bilang paghahanda sa pagdating ng Bagyong Rolly sa Metro Manila. Narito ang ulat ni Harleen Delgado live. Yes, Harleen. Mon, naka-red alert na nga ang Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council bilang paghahandayan sa inaasahang paghagupit ni Bagyong Rolly. Nagpapatupad na ng forced evacuation ang QCDRRMO sa ilang bahagi ng 35 barangay sa lungsod na malapit sa creek at madaling bahain. Kabilang na riyan ang ilang bahaing lugar sa barangay Damayan, Del Monte, Mariblo, Masambong, pati na rin sa Bagong Silangan, Batasan Hills at Payatas. Kasama rin ang flood-prone areas sa Bagong Bayan, Blue Ridge B, East Cambias, Damayang Lagi, Doña Imelda, maging ang Fairview, Gulod, Kaligayahan, pati na rin ang Baesa, Balonbato at Kulyat. Sa barangay Apolonio Samson, isa-isa nang pinupuntahan ang mga barangay na malapit sa creek para palikasin. Ayon sa QCDRRMO, 417 families na ang nailigas mula sa low-lying areas sa lungsod Quezon. Pansamantalang nananatili ang mga pamilya sa partition tents, sa mga covered court at eskwelahan sa kani-kanilang mga barangay. We are able to maintain our health standards in view of the fact that COVID is still very much around. At the same time, we would like to keep our people safe and sound from the typhoon. And I think our strategies are going to be effective enough for the time being. Para sa mga anunsyo ng Quezon City Government, manatiling nakatutok sa kanilang official social media accounts at tumawag sa kanilang emergency hotline sa oras ng sakuna.
Mon, sa ngayon, bagaman makulimlim na rito sa Quezon City, ay wala pa namang malalakas na pag-uulan ang nararanasan dito at hindi pa ganoon katindi yung bugso ng hangin. Pero Mon, hindi dapat maging kampante, kailangan pa rin natin nga maging alerto dahil ayon nga sa PAGASA, as of 2 p.m. ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa Metro Manila. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Mon. Maraming salamat, Harleen Delgado, live mula sa Quezon City. Balikan natin si Brian Baldarahe para sa ulat mula sa Camarines Norte. Brian, go ahead. Mon, bagamat humina na nga ang pagbugso ng hangin at malakas na ulan dala ng bagyong Rolly, nag-iwan naman ito ng malaking pinsala sa lalawigan ng Camarines Norte. Aabot sa 100 mga bahay na gawa sa light materials ang nawasak at sa pananalasa ng bagyo. Maraming mga poste ng kuryente din ang bumagsak dahil sa lakas ng pagbugso ng hangin. Sa pag-iikot natin kanina, Mon, dito sa bayan ng Daet, hindi bababa sa 8 poste ng kuryente ang nadaanan natin na nakatumba at nakahambalang na sa kalsada. Halos abuti na din ng tubig dagat ang mga bahay dito sa bayan ng Mercedes. Mon, ngayon nga ay medyo humina na ang hangin dito sa bayan ng dito sa lalawigan ng Camarines Norte at wala na din tayong pag-ulan na nararanasan at nakita nga natin kanina Mon, ayon sa ulat na ipinarating sa atin ng PDRRMO ay yung mga evacuee na ngayon ay nasa mga evacuation center ay unti-unti na rin bumabalik sa kanilang mga kabahayan, Mon. Maraming salamat, Brian Baldarahe, live mula sa Camarines Norte. Maagang nagpatupad ng force evacuation sa ilang lugar sa malapit sa tabing dagat, ang lungsod ng Maynila kanina, dahil sa posibleng malakas na pag-alon bunsod ng bagyong Rolly. Narito ang ulat ni Dante Amento live. Dante, ilang residente o pamilya ang nailikas so far dyan sa Manila? Yes, Mon, batay sa update o sa ibinigay sa atin kanina ng Manila Public Information Office, as of 2 p.m. ay nasa 273 mga pamilya na ang inilikas sa iba't ibang evacuation center. Subalit sa ngayon, Mon, ay halos nasa 500 pamilya na ang nailikas. Sa pilitan ng inilikas ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga residente sa ilang lugar sa lungsod kaninang umaga. Partikular sa mga residente ng Isla Puting Bato sa Barangay 20, Baseco at Barangay 128 na malapit sa dagat na mapanganib kapag may storm surge o malakas na pag-alon. Agad na dinala ang mga ito sa Baseco Evacuation Center, Rosauro Almario Elementary School at Isabelo de los Reyes Evacuation Centers, Barangay 101 Covered Court, Barangay 128 Complex at Barangay 105 Evacuation Center. Hanggang mailikas po natin lahat po ng dapat ilikas at mailagay po sila sa mas ligtas na kalalagayan. Naglagay ng partition tents upang maiwasang magdikit-dikit ang evacuees at masigurong mapananatili ang minimum health standards. Nagdeploy din ng mga tauhan ang Manila Health Department para masuri ang kalusugan ng mga evacuee. Ang sino mang makitaan ng sintomas ng sakit ay agad isa sa ilalim sa swab test at mananatili sa Tondo Quarantine Facility habang hinihintay ang resulta. As we all know, no, yung COVID-19 infection ay marami sa kanila ay asymptomatic. So baka magkaroon ng pagkakahalubilo. So doon sa ating mga evacuation site ay kailangan pinapractice yung ating physical distancing. Samantalang ang Manila Department of Social Welfare ay naghanda ng hot meal at food packs. Sa mga emergency at iba pang ayuda, maaaring tumawag o mag-text kay MDRRMO Director Arnel Angeles sa cellphone number na 0915-915-5263. Mon, nandito nga kami ngayon sa Rosauro Almario Elementary School. Isa ito sa mga pinakamalaking ginawang evacuation center dito sa lungsod ng Maynila. Kung nga makikita niyo sa aking likod mo ay marami pa rin nakapila na mga residente mula yan sa Barangay Isla Puting Bato
At yan nga ngayon ay ang isa sa mga hamon ng mga nagbabantay dito ng Manila Department and Social Welfare, kung saan hindi na nga namamantini yung physical distancing dahil sa dami ng mga tao dito. Actually, ang capacity nito mon batay dito sa mga inilagay na mga tent ay nasa 50 lamang. Pero sa ngayon, batay sa pinakahuling ulat ng Manila Development and Social Welfare ay nasa 120 na. So ngayon, ang hinahanap nila ngayon ay makagawa o makapagbukas ng panibago na namang evacuation center malapit lamang dito sa lugar para hindi naman kung sakaling mayroong infected ng COVID-19 sa isa sa mga inilikas dito ay hindi naman magkakahawaan. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Mon. Dante, yung mga sinasabi mo nakapila kanina, ano ang dahilan bakit medyo tumatagal itong pila na ito dyan sa lugar nyo? Yes, Mon. Itong binabanggit nating pila kanina kasi nga tuloy-tuloy yung pagdating ng mga tao dito. Gaya na nabanggit ko kanina, sa galing sa Isla Puting Bato, ito yung lugar na talagang mapanganib sa storm surge. At yung mga kulang din, hindi gaanong marami yung mga tauhan dito ng Manila Development and Social Welfare. At dahil in-expect talaga nila mon ay nasa 60 pamilya lamang. Eh, subalit nga, mayroon pang kailangan pa ng panibagong mga evacuation site. Kaya sa ngayon ay pansamantalang dito muna sila tumutuloy. At isa pa kanina, yung nagkukumpulan sila dahil pumipila nga sila sa mga ibinibigay ng mga NGOs dito na mga pagkain nila sa ngayong gabi mo. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Manila. Manatili kayo nakantabay, magbabalik pa ang UNTV nationwide coverage. Reduce the chance of getting a heart disease. Here are 7 simple steps. Check your blood pressure regularly. Exercise regularly. Don't smoke. Get tested for diabetes. Know your cholesterol and triglyceride levels and keep them under control. Eat lots of fruits and vegetables. Maintain a healthy weight. Remember, prevention is always better than cure. For more healthcare tips, watch UNTV, your public service channel. Golden Age of Infrastructure ang isa sa mga pagbabagong ipinangako ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Simula nang maluklok siya sa pwesto, tinatayang aabot sa 8 trillion peso ang kabuuang halaga na inilaan para sa naturang big ticket project. Layo nitong masolusyunan ang malaking problema sa trapiko sa Metro Manila at mapaunlad ang bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga infrastruktura. Pero ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways na balot ng kontrobersiya. Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsabi na merong korupsyon sa loob ng kagawaran. Ano ang ginagawa ng DPWH upang malabanan ang katiwalian sa loob ng kanilang tanggapan? Ano ang epekto ng kontrobersiyang ito sa mga nakabinbin pang proyekto ng DPWH? Paano nito matitiyak na hindi mauuwi sa bulsa ng mga tiwali ang malalaking pondong nakalaan para dito? Ang mga isyong may ginalaman sa DPWH ang ating tatalakayin bukas kasama si DPWH Secretary Mark Villar dito sa programang Get It Straight with Daniel Razon. Tama at maling paggamit ng alcohol bilang disinfectant. Karaniwang ginagamit na disinfectant ang alcohol kung hindi agad makapaghuhugas ng kamay. Inirekomenda ng DOH ang paggamit ng 70% alcohol. Hindi inirekomenda ang mas mataas na percentage dahil kailangan ang sapat na dami ng tubig para makapatay ng mikrobyo.
Ang methanol at ibang uri ng alcohol na ginagamit sa industriya ay hindi rin inirekomenda dahil makasasama ito sa kalusugan. Ang alak o alcohol beverages naman ay hindi epektibo bilang disinfectant dahil 40% lang ang taglay nito. Huwag haluan ng bleach ang alcohol dahil nakakalikha ito ng kemikal na kapag nalanghap ay makasasama sa kalusugan. A reminder from UNTV, your public service channel. Nagbabalik ang UNTV nationwide coverage. Nakararanas ng malalakas na pagbugso ng hangin at ulan ang Oriental Mindoro. Makibalita tayo kay Jerickson Bunyag live. Jerickson, gaano kalakas ang nararanasang pagbugso ng hangin dyan at may supply pa ba ng kuryente? Bagamat medyo humupa ang lakas ng hangin at ulan, pero naramdaman ito pasado alas 11 na umaga kanina ang bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan dito sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Oriental Mindoro, particular na dito sa Calapan. At may supply pa ng kuryente ang malaking bahagi ng lalawigan. Binabantayan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang Pangalaan at Bukayaw River na siyang umapaw ng nakaraang bagyong Quinta. Hindi pa man nakaka-recover ang lalawigan sa pinsalang iniwan ni bagyong Quinta, kasalukuyan namang humaharap sa panibagong bagyo ang probinsya. Pinuntahan na ng Calapan City Public Safety Department ang mga nakatira sa tabing dagat sa Barangay San Rafael upang hikayatin na lumikas na. Madami na rin ang inilikas sa mga evacuation center na bitbit ang kanilang mga gamit sa mga nakatira sa coastal areas at mga bahaing lugar sa Calapan. Samantala mo, umabot sa mahigit 70 rolling cargos at nasa mahigit 100 driver at pahinante ang stranded ngayon sa Calapan Oriental Mindoro, bunsod ng bagyong Rolly. Namahagi din naman ang food packs ang Provincial Social Welfare and Development sa mga driver at pahinante na stranded. At yan muna ang balita mula dito sa Oriental Mindoro. Balik tayo, Mon. Maraming salamat, Jerickson Bunyag mula sa Oriental Mindoro. Lubog sa baha ang ilang mga lugar sa Katimugang Quezon, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Rolly. Sa Marinduque, hindi pa man naibabalik ang signal ng telco at supply ng kuryente na napinsala ng daang bagyo, muli na namang sinalanta ng mas malakas na bagyo ang lalawigan. Makibalita tayo kay Japet Cablaida live. Japet, malakas pa ba ang pagbugso ng hangin dyan? Bon, sa ngayon ay muli na makakaranas ng malakas na ulan at hangin dito sa Lucena City at sa tayangan ng mga residente dito. Tila medyo may kalakasan ito kumpara kaninang bandang alas 2 ng hapon. At kaninang ang tanghali ay nag-umpisa lang makapagtala ng ilang mga pagbaha sa Southern Quezon sa pananalasa ng Bagyong Rolly dito nga sa Quezon Province. Kabilang na dito ang pagtaas ng level ng tubig sa Kalawag Boulevard sa bayan ng Kalawag dahil sa malalaking alon. Ilang bahay naman sa poblasyon sa bayan ng San Andres ang lampas dewang na ang baha mula sa tubig na galing sa kabundukan. Wala nang supply ng kuryente sa halos lahat ng bayan dito sa probinsya at mahina na rin ang linya ng komunikasyon. Samantala sa Marinduque, sa parcel list ng PDRRMO, mahigit 1,500 pamilya na ang kasalukuyang nasa evacuation center. Tuloy-tuloy ang malalakas na hangin at ulan ang nararanasan sa Marinduque simula pa kaninang alas 2 ng hapon. Karaniwang problema ng probinsya ng Marinduque ang clearing operation, lalo na sa mga pangunahing lansangan. Simula pa ng pananalasa ng Bagyong Quinta ay wala ng supply ng kuryente at walang signal ng komunikasyon sa maraming bahagi ng Marinduque. Mon, pabatid din sa publiko na pansamantalang hindi madadaanan ang Atimonan Old Zigzag Road at Diversion Road sa Barangay Mulinaw Ilaya at Santa Catalina dahil sa mga natumbang puno sa kalsada. Hindi na rin passable ang kalsada mula sa bayan ng Mulanay patungong San Francisco
dahil hanggang dewang naaha. Sa ngayon ay wala pang naitatala ang Quezon Province at maging ang Marinduque na casualty dahil sa bagyo. Kanina ay nag-uumpisa na rin magsibalikan sa kani-kanilang mga bahay ang ilang pamilya na nasa evacuation center. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Mon. Maraming salamat, Japet Cablaida, live mula sa Lucena City. Inalerto na ang mga residente sa ilang mga lugar sa paligid ng Laguna Lake sa posibleng pag-apaw ng tubig sa lawa. Mula sa San Pedro, Laguna, makibalita tayo kay Mac Cordova live. Mac, ano-anong mga lugar yung posibleng maapektuhan ng pag-apaw ng tubig sa lawa? At may mga inilikas na bang residente sa mga lugar dyan? Mon, ilan sa mga lugar na posibleng maapektuhan sakaling umapaw na ang Laguna Lake ay ang San Pedro, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, hanggang doon sa Los Baños, Laguna at District 3 ng Lalawigan. At Mon, marami na ngang mga residente na nakatira sa palibot ng Laguna Lake ang inilikas na ng mga tauhan ng iba't ibang lokal na pamahalaan bunsod ng banta nitong si Bagyong Rolly sa Lalawigan ngayong araw. Sa isinagawang press briefing kanina ng NDRRMC, posible aniyang tumaas ang level ng tubig sa Laguna dahil sa dalang ulan ng bagyo. Sa South Fairway sa Barangay Landayan, Laguna, naka-standby na. Agad lang. Naka-standby na sa South Fairway sa Barangay Landayan sa Laguna, naka-standby na ang mga tauhan ng CDRRMO at tropa ng pamahalaan sakaling tumaas na ang tubig sa lawa. Sa ngayon kasi malayo pa aniya ang critical level ng tubig sa lugar kaya pinapayuhan lang muna nila ang mga residente na manatili sa kani-kanilang mga bahay. Sa ngayon po kasi meron tayong sinusunod dito na water gauge level monitoring. Ano po? Hindi po po tayo umaabot doon sa panahon na tayo ay kailangan na lumikas. Samantala, sa Barangay de la Paz, dalawang lalaki ang humingi ng tulong sa Binyan Emergency Response Unit upang hilahin ang kanilang pangisdang bangka sa takot na masira ng Super Typhoon Rolly. Kinailangang hilahin ito ng truck ng militar dahil nabarhan na ng mga water lily sa Laguna Lake. Sa ngayon, bahagya pa rin ang nararanasang mga pag-ulan sa probinsya na may katamtamang hangin sa kabila ng Storm Warning Signal 4 sa Lalawigan. At yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Mon. Maraming salamat, Mac Cordova, live mula sa San Pedro, Laguna. Lumikas na ang ilang mga residente ng Barangay Nangka sa Marikina City dahil sa banta na dala ng Bagyong Rolly. Nagtalaga naman ang mga Health Safety Protocol Officers ang Marikina LGU para masigurong masusunod ang minimum health standards sa mga evacuation centers sa lungsod. Ang kabuuan ng report ihahatid sa atin ni Vincent Arboleda live. Vincent, ilan na ba yung mga evacuees ngayon sa Marikina at kamusta ang kalagayan nila? Mon, nasa 100 pamilya na o katumba sa 386 na mga individual ang pansamang talang nanunuluyan ngayon sa Nangka Elementary School ayon sa Marikina LGU. Ito yung mga pamilya na nakatira malapit sa Marikina River at nag-evacuate na lamang dahil sa pangamba na dulot nga ng Bagyong Rolly. Ayon din kay Mayor Marcelino Chodoro, ito yung mga pamilya na may mga kasamang matatanda, mga maliit na bata at sanggol, kaya minabuti na lamang nila na mag-evacuate habang maaga pa. 2 pamilya lamang ang nasa loob ng isang classroom. Pagdating sa evacuation center ay kinukuhanan muna ang mga ito ng body temperature. Hiwalay naman ang area ng mga senior citizens, mga nagpapasusong ina at mga persons with disabilities. Nagtalaga naman ang mga health and safety protocol officers ang Marikina LGU sa mga evacuation center sa lungsod. Nagpa-appoint ako ng mga health safety protocol officers para sa social distancing, yung wearing of mask, tapos yung hand washing, yung mga ganun. Ayon kay Mayor Chodoro, 5 health and safety protocol officers ang nagkatalaga sa bawat evacuation center.
Samantala, patuloy pa rin ang pagmumonitor ng Marikina Disaster Risk Reduction and Management Council sa sitwasyon sa Marikina, lalo na ang rainfall amount na bumabagsak sa lungsod at mga kalapit na lugar. Bilang preemptive preparation, nakabukas na rin ang 8 floodgates sa Manggahan Floodway para masiguro ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha. Dito dumadaan ang tubig na nanggagaling sa Marikina River palabas ng Laguna de Bay. Sakali mang kailanganin ng tulong sa pang-evacuate, maaari namang tumawag sa Marikina Rescue 161 sa numerong 8646-2436 hanggang 38 o 8646-0427, 8646-1631 o tumawag sa cellphone numbers na 0928-559-3341 at 0917-584-2168 o di naman kaya ay mag-message sa kanilang Facebook page at Messenger. Mon, as of the moment ay nakatanggap din tayo ng impormasyon mula kay Mayor Chodoro at sinasabing patuloy pa rin yung pagdating ng mga evacuees doon nga sa Nangka Elementary School. Pero dahil nga sa puno na o nasa maximum capacity na yung evacuation center ng Nangka Elementary School ay dinadala na ito sa pinakamalapit na kasunod o kasunod na evacuation center. At as of the moment, ayon kay Mayor Chodoro, nasa 80 pang pamilya yung nasa bus ngayon at ihahatid sa kalapit na evacuation center, habang 3 pamilya naman yung lumikas doon sa Barangay Malanday sa Malanday Elementary School. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Mon. Vincent, kamusta yung water level dyan sa Marikina River sa ngayon? Mon, as of the moment, nasa 12.5 meters pa lamang ito. Ano, mababa pa o nasa normal na level pa, sabi nga ni Mayor Chodoro. Pero nag-evacuate lang talaga yung mga residente na malapit sa ilog dahil nga sa pangamba na dulot ng bagyong Rolly. Mon? Maraming salamat, Vincent Arboleda, live mula sa Marikina City. Nakararanas na rin ang malalakas na pag-ulan sa Occidental Mindoro, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Rolly. Mula sa San Jose, Occidental Mindoro, makibalita tayo kay Von San Pedro live. Von, may mga binabaha na bang mga lugar dyan? Yes, Mon. Dahil sa patuloy na pag-ulan dito sa Occidental Mindoro, partikular dito sa bayan ng San Jose, ay nagkakaroon na ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar dahil diyan ay pamilya na ang mga nagkukusa na pumunta sa evacuation center. Nakararanas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang Occidental Mindoro, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Rolly. Ayon sa PDRRMO, inihanda na nila ang rubber boat sa bayan ng Sablayan kung sakaling magkaroon ng malaking baha at kailangan nang ma-rescue ang mga mabababang bahagi nito. Samantala, patuloy na nagbibigay ang LGU ng update tungkol sa bagyo at pagpapayo ng paglikas sa pamamagitan ng social media at radio broadcast, lalo na sa mga lugar na bahain. Dito sa bayan ng San Jose, Mon, pinupuntahan na ng mga otoridad ang mga barangay na malalapit sa ilog at dagat at nagkakaroon na ng forced evacuation, habang nagkakaloob na din ng pagkain para sa mga ito. Mahigit 1,100 individual na ang mga nasa evacuation area sa bayan ng San Jose at patuloy pa itong nadaragdagan. Samantala, ayon naman sa PDRRMO Sablayan Office sa Sablayan, ang isang nawawalang mangisda na si Dondon Parcare ay natagpuan na. Ngunit nakita ito sa Barangay Talautaw, bayan ng Look sa Lubang Island, na wala ng ulo. Nakilala ito sa pamamagitan ng kanyang tatto sa anang bahagi ng kanyang balikat. Agad namang itong inilibing ng mga otoridad dahil nga sa banta ng COVID-19. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Mon. Maraming salamat, Von San Pedro, live mula sa San Jose, Occidental Mindoro. Nagsisimula ng maramdaman sa Baler, Aurora, ang mas malalakas na pagbayo ng hangin at bugso-bugsong mga ulan na dala ng Bagyong Rolly. Narito ang live report ni Joanne Nano. Joanne, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon sa Baler? Mo, nandito pa rin kami sa Barangay Sabang, Baler, kung saan nararanasan na ngayon itong malakas na hangin at pangapabugso-bugsong mga pag-ulan. Itong
Barangay Sabang, Baler, ang isa sa mga critical coastal areas na binabantayan ng mga otoridad dito sa Aurora Province. Bagaman wala pa o hindi pa nagpapatupad ng forced evacuation, ay pinapayuhan ang mga residente na huwag maging kampante at agad na lumikas sakaling lumala ang sitwasyon dahil sa bagyong Rolly. Inalerto na ng provincial government ng Aurora Province ang mga lokal na pamahalaan at mga barangay official hinggil sa agarang paglikas ng mga residente sa oras na lumala ang sitwasyon. Handa na mo na mga residente na lumikas kung kinakailangan, lalo't alam nila ang peligro na dala ng bagyo. Sa barangay Kalabuanan, mayroon ang halos 20 pamilya o 200 individual na ang inilikas. Ang iba sa kanila nasa mga evacuation pero para hindi mga magsiksikan mon ay dinala sila sa Kalabuanan Elementary School yung iba sa kanila. Inaasikaso na rin ng MDRRMO ng Baler Aurora ang mga food pack na ipamimigay sa mga evacuee. Sa ngayon, Mon, ay nakataas na ang storm signal number 3 dito sa Baler Aurora at sa iba pang mga lugar dito sa lalawigan. At ngayon ay mas lumaki pa at lumakas pa yung mga alon dito sa baybayin. Kanina, nag-ikot tayo dun sa ilang mga residente dito sa coastal areas at nakita nga natin na tinalian na nila yung kanilang mga bahay, itinali na rin nila yung kanilang mga bangka para nga matiyak na hindi aano rin dito sa dagat. Kanina mo, sinita rin ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard yung ilang mga pasaway na residente na nagsusurfing pa rin dito sa Sabang Beach. Alam naman natin na ang Baler Aurora ay isa sa surfing capital ng bansa. Kanina nakita natin na merong ilang mga pasaway na residente yung sinasamantala yung malalaking alon para sila ay makapag-surf. Pero sila ay pinaalalahanan ng mga tauhan ng PCG dahil nga dito sa banta ng bagyong Rolly. Mon? Mag-iingat kayo dyan, Joanna. No? Salamat sa iyong live report mula sa Baler, Aurora Province. Nasa 80 pamilya sa Tarlac ang inilikas dahil sa banta ng pagbaha. Mula sa La Paz, Tarlac, makibalita tayo kay Brian Lacanlale live. Brian, saang-saang mga lugar yang inililikas at kamusta na ang lagay ng panahon dyan? Mon, nakapagtala ng paglikas dito sa bayan ng La Paz at sa bayan ng Bamban, Tarlac. Kanina ay nakaranas na tayo ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Nagsimula yan pasado alas 12 ng tanghali. Subalit kaninang hapon, huminto na rin. Sa ngayon ay nakakaranas na naman ng masungit na panahon dito sa Tarlac. Nagsagawa na ng preemptive evacuation sa Barangay Anupul, Bamban, Tarlac at sa Barangay San Roque, La Paz, Tarlac dahil sa banta ng pagbahabunsod ng panalasa ng Bagyong Rolly. 50 pamilya o katumbas ng 200 katao ang inilikas sa Bamban at 108 individual naman o katumbas ng 27 pamilya ang inilikas dito sa bayan ng La Paz. Ang mga inilikas ay pawang nasa gilid ng ilog, gaya na lamang dito sa bayan ng La Paz kung saan nasa tabi ng Chico River ang mga bahay ng mga evacuee. Dito sa Chico River dumadaan ang tubig mula sa Nueva Ecija palabas ng Pampanga. Ngayong hapon ay magdi-deploy na sa mga low-lying area ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga tauhan at equipment sa mga posibleng pagbaha. May nakaantabay din silang isang rubber boat at 4 na fiber boat. Mon? Maraming salamat, Brian Lacanlale live mula sa La Paz, Tarlac. Binabantayan ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Council ang ilang mabababang lugar sa lalawigan kasabay ng pananalasa ng Bagyong Rolly. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, kamusta naman ang sitwasyon dyan ngayon sa Pangasinan? Mon, nananatiling nakataas ang antas ng pagiging handa ng provincial government ng Pangasinan
sa mga posibleng maging epekto ng bagyong Rolly sa kabila ng paglihis ng direksyon ng naturang bagyo mula sa lalawigan. Naka-alerto ang mga tauhan ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Council at nakapwesto na ang kanilang mga kagamitan para sa response operation gaya ng iba't ibang uri ng rescue boats at trucks. Paliwanag pa ng PDRMC, catch basin ng lalawigan kaya karaniwan ang mga pagbaha sa ilang lugar na dulot ng ilang oras na malakas na pag-ulan. Pangunahing binabantayan ng PDRMC ang mga residential area sa Dagupan City na nasa coastal area. Nakaantabay rin ang mga response team sa mga flash flood prone area kabilang na ang bayan ng mga Taren at Bayambang na nasa timog bahagi ng Pangasinan kung saan inaasahang tatama ang buntot ng bagyong Rolly. Narito ang pahayag ng isa sa mga kawani ng PDRMO. Nandyan yung mga low-lying areas, mga riverbank, barangays, yun yung para sa mga pagbaha dahil sa dulo ng malakas na ulan. Sa malakas na hangin naman, may posibilidad na magkaroon ng storm surge. Ito naman yung 14 na coastal municipalities and cities ng Pangasinan. Pinayuhan ang mga residente, lalo pa ang mga nakatira sa mga delikadong lugar, na maging alerto at sumunod sa mga otoridad kung kakailanganin ang paglikas. Naghanda naman ang PDRMO ng libu-libong family packs na naglalaman ng bigas, delata at noodles bilang ayuda sa mga posibleng maapektuhan ng pananalasa ng malakas na bagyo sa lalawigan. Para sa anumang emergency incidents kaugnay sa bagyong Rolly, maaaring tumawag sa mga hotline ng PDRMO na 0918-934-5754 o di kaya ay sa 0998-584-689 or 6867. Muan, kaninang tahali ay nagsimula na rin makaranas ng ambon dito sa Maya Dagupan City at sa Maya Lingayen. Ngunit sa kasalukuyan ay tila na ang ulan at bahagyaring lumakas ang hangin at ang alon sa karagatan na sakop ng Lingayen Gulf. Wala pa rin namang natatanggap na kumpirmasyon ng NDR or ang PDRMO kung mayroong nang mga residenteng lumikas sa mga evacuation center. Mon? Asher, kamusta ang supply ng kuryente ngayon dyan sa lugar ng Pangasinan? At meron ba rin bang malinis sa supply ng tubig sa mga evacuation centers sa ngayon? Mon, sa kasalukuyan ay patuloy ang serbisyo ng elektrisidad dito sa may particular dito sa Dagupan City at Lingayen. Wala namang naabiso na magiging pagtigil o pagantala sa mga serbisyo na iyan, maging doon sa serbisyo ng tubig. So ngayon, Mon, ay konti nga lang dahil halos ambon lang yung naramdaman dito kanina ng tanghali at ang hangin dito ay hindi naman ganun kalakas bagaman bahagyang nararamdaman dito. Ay yung mga residente naman ay kampante at parang halos normal lang din ang pamumuhay ng mga residente dito, Mon. How about yung supply ng mga pagkain sa evacuation center? Nabibigyan ba naman lahat itong mga nasa evacuation center? Mon, sa ngayon ay wala pa nga naikukumpirma ang PDRMO ng mga residente na lumika sa mga evacuation center. Bagaman gayon pa man, ay may mga food packs at may mga pagkain na rin na itabi ang mga lokal na pamahalaan kung sakali man na kailanganin pa rin na lumikas ang mga residente sa mga evacuation center. Mon? Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. live mula sa Dagupan City, Pangasinan. Inalis na ng PAGASA ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 5 matapos bahagyang humina at mag-landfall sa Bicol Region ang Bagyong Rolly.
Ngunit kasabay naman ito ay pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng Tropical Storm Shoni. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo live. Ray, ano na ang direksyong tinatahak ngayon ng Bagyong Rolly at kailan naman direktang mararanasan itong Bagyong Shoni? Ito ay pakanluran pa rin at kasalukuyan na nadalasa sa may area ng Southern Luzon. Kaninang alas 12 ng tanghali, ito ay nagkaroon ng pangatlong paglandfall dyan sa may San Narciso, Quezon. Una dito ay pasado alas 4 ng madaling araw ay naglandfall ito sa may area ng Bato sa Catanduanes at sa TV sa Albay kaninang alas 7:20 ng umaga. At patuloy ang paghina nitong bagyong si Shoni. Kaninang alas 4 ng hapon, itinamataan ang pag-asa sa layong 50 kilometers sa south-southwest ng Tayabas, Quezon. Taglayan lakas ng hangin na 165 kilometers per hour at pagbukso na abot sa 230 kilometers per hour. So kung kukumparatin yan doon sa pinakamataas na hangin na nadala nitong si Rolly, ay umabot ito actually ng 225 kilometers per hour. So napakalaki ng nabawas sa kanyang lakas. Pero nasa typhoon category pa rin at hindi ito dapat ipagwalang bahala. Kumikilos naman ito pa westward sa bilis na 25 km kada oras. Tinanggal na rin mo yung tropical cyclone wind signal number 4. So ang signal number 3 ngayon ay nakataas na lamang sa may area ng southern portion ng Zambales, Bataan, yung southern portion ng Pampanga, southern portion ng Bulacan, Rizal, yung Quezon, kasama na dyan yung Polillo Island. Dito sa Metro Manila, signal number 3 din tayo. Sa Cavite, Laguna, Batangas, sa Marinduque, sa northern portion ng Occidental Mindoro, kasama na rin dyan yung Lubang Island at yung northern portion ng Oriental Mindoro. Ang signal number 2 naman ay nakataas sa nalabing bahagi ng Zambales, nalabing bahagi ng Pampanga at nalabing bahagi ng Bulacan. Sa southern portion ng Tarlac ay signal number 2 din, kasama na dyan yung Concepcion, ang Capas at yung Bamban. Sa nalabing bahagi ng Occidental Mindoro at ng Oriental Mindoro kasama na yung southern portion ng Nueva Ecija ay signal number 2 din. Ang signal number 1 nakataas po sa mainland Cagayan, sa Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, Ilocos, Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva, Vizcaya, Quirino at nalabing bahagi ng Aurora, nalabing bahagi ng Nueva Ecija, nalabing bahagi ng Tarlac, yung Camarines Sur, Camarines Norte, dyan sa may Burias Island, yung sakop ng Masbate, at maging sa Romblon at Calamian Islands, yun ay signal number 1 din ang nakataas. Samantalang ayon sa pag-asa sa pinakahuling bulletin, ay dadaan itong bagyong si Rolly dyan sa Batangas, Cavite area ngayong gabi. At bandang alas 5 hanggang alas 7, ito yung inaasahan nating pinakamalapit na distansya noong pinakamata o sentro ng bagyong si Rolly, 70 kilometers sa south ng Metro Manila. So sa maaaring isang oras na yan, yun yung pinakamalakas na mga hangin na maaaring nating maramdaman dito sa Metro Manila. At lalabas din ng landmass ng Luzon itong si Rolly mamayang gabi. Ito pupunta sa may West Philippine Sea. At ayon din sa pag-asa, patuloy na makakaranas ng malakas na mga pag-ulan sa Calabarzon, Metro Manila, Marinduque, Romblon, Mindoro Provinces, Bataan, Bulacan, Aurora, at yung eastern portion ng mainland ng Cagayan at ng Isabela. Mayroon ding malakas na mga pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, yung nalabing bahagi ng mainland Cagayan Valley at Central Luzon. Hanggang katamtama naman ang mararanasan na mga pag-ulan dyan sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, yung Western Visayas at nalabing bahagi ng Luzon. Paalala pa rin ng pag-asa, maaari pa rin pong magdulot yan ng mga pagbaha at landslide kahit po malaki ang ibinawas ng lakas ng hangin nitong bagyong si Rolly ay marami pong dalang mga pag-ulan at nasa typhoon category pa rin po at yung mga dadaanan ay pinag-iingat pa rin. Samantala mo, meron pang isang panibagong bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Yan ay si Bagyong Shoni na sa Tropical Storm Category. Mahigit 1,000 kilometro sa silangan ng Central Luzon. Pero ngayon wala pa itong direktang epekto sa ating bansa. But then, by Thursday or Friday, ay maaaring dito na natin makikita yung definidong track nitong bagyo. Pero sa pinapakita ng pag-asa ngayon ng track,
o yung kanyang direksyon, maaaring maapektuhan yung area ng Northern Luzon at maaaring dyan sa may extreme Northern Luzon din yung area ng Batanes. Mohon? Ray, wala bang posibilidad na hilahin ng bagyong Sony itong Rolly pabalik gaya ng sinasabi nila na Fujiwara effect? Ano bang linaw dito sa bagay na ito? So far, walang nakikitang ganong senaryo ngayon ang pag-aasa mo na no? Dahil itong bagyong si Sony ay didiretso ka agad dyan sa may area ng West Philippine Sea at patuloy itong lalakas samantalang ito namang bagyong si Sony ay nandyan sa may area ng tapat ng Northern Luzon. So wala pinakikita pa so far na ganitong track ang pag-asa na magkakaroon ng Fujiwara effect mo. Okay, mukhang sunod-sunod yung pagpasok ng mga bagyo. May inaasahan pa ba bago matapos itong taon na ito na papasok ng mga bagyo sa bansa? Malaki ang possibility mo na ayon sa pag-asa na magkaroon pa tayo ng mga susunod na mga bagyo dahil lalo na ngayon ay nasa La Niña phenomenon tayo, yung epekto nito sa bansa ay sigit sa normal na mga pag-ulan. At isang magdadala ng mga pag-ulan sa ganitong panahon bukod dun sa amihan ay ito nga mga bagyo. Dahil mas malaki ang possibility na ang bagyo pag ganitong huling bahagi ng taon ay nagla-landfall dahil itinutulak nitong pagkakaroon naman ng amihan. Although officially wala pa tayong wala pang deklarasyon ng pag-asa na pumapasok ang amihan, but then yung meron na tayong hangin na nanggagaling sa may northeast, so yan ngayon yung nagiging isang bagay kung bakit nagla-landfall yung ating yung mga bagyo dito sa ating bansa. Meron pa tayong probably mga ang projection ng pag-asa, baka humigit pa doon sa projection ng pag-asa. Ang sinasabi lang nila is hanggang 6 o 5 hanggang 6 na bagyo hanggang first quarter ng 2021, but then nagkasunod-sunod na nga ito. Ngayon pa lang October, meron pa tayong November and December. So mag-expect pa tayo na posibleng meron pang mga bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Mon. Maraming salamat sa iyong live report, Ray Pelayo. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Manatili kayo nakaantabay sa UNTV para sa mga update kaugnay ng bagyong Rolly. Ako po si Mon Hokson at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.